Hello mga kakumare! Dahil marami po ang curious kung paano ko ginagawa yung aking black kutsinta, ito ipapakita ko po sa inyo. Yung ingredients at saktong sukat nito ay nasa video mismo. Isa sa mga pa-order ko ngayon ay ang 2-in-1 kakanin sa Bilao, at itong 50 pieces black kutsinta nga ay doon ko gagamitin. Itong batch na ito ay good for 50 pieces lang talaga, kaya para doon sa mga naghahanap ng saktong sukat, sundan nyo lang ito. Naglagay ako ng 4 teaspoon lye water para maligat yung ating kutsinta at hindi lata, take note po ha, teaspoon po at hindi tablespoon. May nag-message kasi sa akin nagreklamo mapait daw yung kutsinta niya, yun pala tablespoon yung ginamit niya kaya uulitin ko, teaspoon po, teaspoon. By the way, ito nga pala yung ginagamit kong brand ng food color ko na kulay black. Ilalagay ko sa comment section yung link kung saan ko nabili ito. Bala 3 tablespoon lang yung inilalagay ko. 100% sure po ako na pag naluto yan, ay hindi mo kailangan mag-alala na baka maging green yung kulay. Yes mga kakumare, pag kulang po yung nailagay mong food color, pag naluto ay nagkukulay green yung gilid ng black kutsinta mo. Kaya dapat po ay sakto talaga ang mailalagay mo, para maganda yung pagka-black ng iyong kutsinta. Tapos syempre, strain natin din ito ng 3 beses, ganyan talaga ang ginagamit kong klaseng strainer, para pati yung mga maliliit na itim na meron minsan galing sa brown sugar ay ating masala. Tapos syempre tulad nga ng sabi ko lagi, kalimutan mo na lang ang lahat, wag lang yung pahiran ng oil ang bawat molder mo, kung ayaw mong magsisi sa bandang huli. Tapos wag din kalimutan na habang naglalagay ka ng kutsinta mixture sa bawat molder, ay kailangan mayat maya ay hinahalo mo ito. Bali ganyan ko lang iayos yung bawat molder sa steamer ko, yung iba ipinapatong ko na lang para isang salang lang yung 50 pieces. Tapos steam ko na ito ng 20 to 25 minutes in medium to low fire. After 25 minutes ito na siya, sa mga nagtatanong bakit daw yung sa kanila may konting tubig sa ibabaw. Yes mga kakumare, meron po talaga, kaya ang gagawin mo ay isa-isahin mo siyang tatanggalan ng tubig. Dahil ganyan din ang ginagawa ko, tapos after ko lahat matanggalan ng tubig, palalamigin ko muna siya bago tanggalin sa molder. By the way, sa mga nagtatanong nga pala about sa molder, ito ang gamit kong molder pag kutsinta, sapin-sapin at pichi-pichi ang niluluto ko. Ilalagay ko na din sa baba ang link kung saan pwede kayong makabili kung walang ganito sa lugar nyo. Ayan pag malamig na yung ating kutsinta, saka ko siya tinatanggal sa molder. Kung mapapansin nyo, firm at nakaset na talaga siya pag malamig na. Kaya mas madali na itong i-arrange sa Bilao o sa inyong napiling paglalagyan. Pag hindi nyo kasi tinanggal yung mga natirang konting tubig, yan yung dahilan kung bakit messy yung ating mga kutsinta. Kaya imbes na enticing yung paninda natin, nagiging hindi siya katikam-takam. Kung mapapansin nyo, flat at walang butas sa gitna yung ating kutsinta, at achieve natin yung kulay na black. At dito ko nga ginamit yung ginawa nating 50 pieces na black kutsinta, kasama sa 50 pieces na sapin-sapin.